Good morning, Grade 1! Andito na naman si Teacher Claire para sa ating Physical Education, Week 1 to 4. May idea ba kayo anong pag-aaralan natin ngayong araw? Tama! Ang pag-aaralan natin ngayong araw ay mga tungkol sa mga kilos locomotor. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang malalaman mo ang kilos locomotor at maisasagawa mo ang iba't ibang kilos locomotor ng may kasama. Ilan sa mga ito ay paglakad ng hindi nakakabungguan o nagkakabanggaan sa tulong ng mga kasama sa bahay. Tignan natin ang mga sumusunod na slides. Una na rito, bigyan natin kahulugan kung ano ba ang ibig sabihin ng locomotor. Kapag sinabi nating locomotor, ito ay mga kilos na gumagalaw o umaalis sa isang lugar, patungo sa isa pang lugar. Mamaya, ipapakita ni teacher ang iba't ibang halimbawa ng mga kilos locomotor. Ang mga kilos locomotor ay maaaring gawin sa panlahat na espasyo o kahit saang pook na maaari mong galawan. Naiisip mo na ba anong mga kilos na pumapaloob sa kilos locomotor? Magaling! Tingnan natin ang mga sumusunod na halimbawa. Anong nakikita nyo sa inyong screen? Tama! Naglalakad ang babae. Ang paglalakad o walking ay isa sa mga halimbawa ng kilos locomotor. Sige nga! Subukan mo ngang lumakad. Magaling! Sunod. Running o pagtakbo. Nasubukan mo na bang tumakbo? Magaling! Gawin mo nga ito ngayon. Siguraduhin na hindi kayo nagkakabungguan o nagkakabanggaan ng mga kasama mo sa loob ng iyong tahanan. Sunod. Hopping o paglukso. Gaya ng isang kuneho, ang mga tao ay kaya ring lumukso. Maari mo bang gayahin ang kuneho? Mag-ingat! Mahusay. Sunod naman ay paggapang o crawling. Magaling. Gaya ni Spider-Man, maaari mo bang gayahin ito? Magaling. Marami pang ibang mga halimbawa ang mga kilos locomotor. Maaaring umakyat ng hagdanan o lumukso, tumalon, at iba pa. Para mas maunawaan nyo ano ang mga kilos locomotor, panoorin natin ang susunod na video. Thank you.
Napanood nyo ba ang video? Iba't ibang kilos locomotor ang pinakita sa pinanood ninyong video. May running, walking, skipping, leaping, hopping at iba pa. Ngayon para sa ating gawain ngayong araw, sagutan natin ang activity 1 para sa ating physical education. Meron itong panutong gumupit ng tatlong larawan na nagpapakita ng mga kilos locomotor at idikit sa kahon sa ibaba. Nakita nyo yung tatlong kahon sa ibaba? Dito nyo ididikit ang tatlong larawan na magmumula sa mga lumang magasin o lumang aklat na mayroon kayo sa bahay. Pero, kung nagkataon na wala kayong lumang magasin o lumang aklat, maaari rin kayong gumuhit at kulayan na lamang ito. Narito ang halimbawa na gawa ni teacher. Meron akong walking, jogging, at crawling. Tandaan, maging malinis at malikhain sa paggawa. Kung maaari, magpatulong kay nanay o kay tatay sa paggupit, lalo na sa paggupit dahil matalas ang mga gunting. Ganun na rin sa pagdikit dahil sa paggamit ng glue. Kapag marami tayong ginagamit na glue, minsan nagiging malambot ang ating papel at nagiging cause ito ng pagkabutas. Ayaw natin mangyari yun, di ba? Again, tandaan natin, maging malinis at malikhain sa paggawa. Para naman sa susunod na activity, ang apat na hanay o apat na kahon ay sasagutan natin. Lahat ito ay makikita sa ating module sa physical education. Gawain number 5, sagutan natin ang gawain sa pagkatuto number 5, pahina 28. Gawain sa pagkatuto number 6, pahina 29. Gawain sa pagkatuto number 7, sa pahina 31. At gawain sa pagkatuto A, sa pahina 36. Nagustuhan nyo ba ang aralin natin ngayong araw? Kung nagustuhan nyo, maaari nyo nang sagutan at gawin ang inyong mga activities sa physical education. Hanggang sa muli, paalam!